kung minsan ay naghahangad tayo na makatagpo ng kayamanan. O kaya, kung ito'y para talaga sa atin, matatagpuan natin ito nang di sinasadya o pagkakataon na mismo ang gagawa ng paraan para ito ay mapasa atin. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa lalaking nakakita ng kayamanan sa loob lamang ng 20 minuto. Paano nga ba niya natagpuan ang kayamanang iyon? Tara't panoorin at alamin natin ang kwentong ito. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka tuwing mag-upload ako ng panibagong video. Isang baguhang metal detectorist ang maswerteng nakahanap ng mga gintong barya. At ang mga gintong barya ay tinatantiyang noon pang ika-apat na siglo. At ang mas nakakabilib sa kwentong ito ay unang subok pa lamang niya na gamitin ang bagong bili niyang metal detector ay nakahanap kaagad siya ng kayamanan. Si Wesley Carrington ay isang British. Naisipan niyang bumili ng isang metal detector dahil siya ay nagnanais na makatagpo ng mga kayamanan at susubukan niya ang swerte niya sa paghahanap ng mga ginto dahil siya ay naengganyo matapos makapanood ng mga videos sa internet at siya ay humanga ng husto sa mga taong nakakahanap ng ginto o kayamanan gamit ang metal detector. At dahil doon ay nabuo ang loob ni Wesley na bumili ng metal detector at susubukan niya ang swerte niya. Noong taong 2012, buwan ng Oktubre, ay nakabili si Wesley ng kauna-unahan niyang metal detector. At ang pinakamura pa ang kanyang binili dahil gusto lang naman niya iyon subukan at ma-experience na din. Matapos niyang mabili ang isang metal detector, siya ay nagtungo sa isang lupain malapit lamang sa kanilang tirahan. At ang lugar na iyon ay ang St. Albans sa Hertfordshire. At nang makarating nga siya sa lugar, ay agad na niyang sinubukan ang nabili niyang metal detector. At sa loob lamang nga ng 10 minuto, ay tumunog na nga ang hawak niyang device. Isang senyales na mayroong metal sa lugar na iyon, na nakabaon sa lupa. Agad iyong hinukay ni Wesley, at siya ay nakahukay ng isang lumang kutsara at mayroong isang ordinaryong barya. Makalipas muli ang 10 minuto ay tumunog na naman ang metal detector pero mas malakas na ang naging tunog nito. At dahil nga baguhan pa lamang siya, wala siyang idea kung ano ba ang nasasagap ng kanyang metal detector. Hinukay niya ang lupa at dito na nga niya nakita ang kauna-unahang gintong barya na bumungad sa kanya. At ang gintong barya ay mayroong ukit na mga Romano at alam niya sa sarili niya na ginto ang kanyang nahukay na mga barya at hindi pa niya alam kung gaano ba iyon kahalaga. Muli ay nagpatuloy si Wesley sa paghuhukay hanggang sa siya ay abutan na nga ng dilim at sa araw na iyon ay nakakuha siya ng mahigit 50 gintong barya. Inuwi niya iyon sa kanyang tahanan at wala talaga siyang idea kung ano bang klaseng gintong barya ang kanyang mga natagpuan. Lumipas ang 2 araw, muli niyang binalikan ang pinagbilhan niya ng metal detector at ipinakita niya ang mga gintong barya na nahukay niya sa isang trabahador ng tindahan. At nang malaman ito ng may-ari ng tindahan, ay talagang nagulat ito sa nahukay na gintong barya ni Wesley. Ipinaalam niya kay Wesley kung gaano kahalaga ang nahukay niyang mga gintong barya. At dito na nga nagpa siya si Wesley na ipaalam sa mga kinauukulan ang kanyang natuklasang mga kayamanan. Agad namang pinuntahan ng mga eksperto ang lugar na napagkunan niya ng mga gintong barya. Sa pamumuno ni Julian Waters ay bumuo siya ng isang team para maghukay sa pinagkunan ni Wesley ng mga gintong barya. At syempre, kasali si Wesley sa binuong grupo ni Julian. Sa sobrang pagbusisi ng kanilang paghuhukay ay nakakita pa sila ng 140 mga gintong barya at ang buong bilang ng mga gintong barya na natagpuan nila ay umabot ng 158 pirasong Roman gold coins ang nakuha nila sa lokasyon. Ang mga gintong baryang iyon ay tinatawag na sulaidus at napakataas ng value ng mga gintong baryang ito. Ayon sa mga eksperto, noong ika-apat na siglo, tanging mayayaman lamang ang mayroong ganitong klaseng mga pera at ginagamit lamang ang pera na ito na pambili ng mga lupain o kaya ay pambayad sa buwis at pambayad na din sa mga sundalong may matataas na ranggo noong ika-apat na siglo.
Naniniwala din ang mga eksperto na kaya ibinaon ang mga gintong barya ay para itago o ipunin, subalit ito ay hindi na nabalikan pa ng may-ari. Sa kasalukuyan, ang kayamanang nadiskubre ni Wesley ay nasa pangangalaga na ng Bartholomew Museum sa St. Albans sa England at tinawag iyon na St. Albans Hoard. Natanggap naman ni Wesley ang kabuuang halaga ng kayamanan bilang finder's fee at tumanggap pa siya ng 150,000 dolyar o 7.5 milyon pesos. Masasabi nga nating talagang napakaswerte ni Wesley dahil sa unang pagsubok pa lamang niya na humanap ng kayamanan ay nakahanap kaagad siya nang wala pang 30 minuto. Mapapasana all ka na lang talaga. Marami pong salamat sa panonood ng bidyong ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Please like, share, and subscribe for more videos.